TOEIC exam, VFA na embassy, pet working visa mo. Ito yung plan, guys. I hope natulungan ko kayo. So, kasi love ko kayo. Hello, hello, guys. Welcome back again to another video. Yes, my name is MJ, featured vlogger in Thailand. So, what be up? Ayan, guys. So, for today, I will be showing you the documents that you needed para mag-apply sa Thailand or at least makakuha kayo ng working visa or visa for 1 year. So, ano ba yung mga documents na yun? If you are excited, just keep on watching. So, yes, guys. But before anything else, if you're new here to my channel, hello, my name is MJ from the Philippines. So, ano ba yung mga documents na kailangan mo para makapag-work sa Thailand and para ma-pursue mo yung Thailand dream mo na so what, bika, ayan, para ganon. So, ano ba yung mga documents na yon? So, uumpisan ko na. Yes, guys, alaman natin, you are a direct hire sa Thailand. O ano ba yung mga documents na kailangan mo? If you are an agency, may mag-guide sa'yo, guys, much better na may mag-guide sa'yo. And yung agency na yon, sila yung mag-facilitate na magkuha ng mga documents sa school nyo if nasa school man kayo. So, ano ba yung mga documents na kailangan mo? And then, after that, guys, we'll discuss the payment din. If magkano yung gagastusin nyo, na i-process yung lahat na itong mga documents na yon. Para maging legally, yes, you are a teacher in Thailand na talaga, guys. So, first, guys, you need your passport. At least, raise na nga siya, oh. At least valid within 6 months. And yes, guys, kailangan mo talaga. Yung sa akin kasi, guys, fresh pa siya, pero siguro sa kakagami, lasaw na siya. So, sa 2028 pa ito ma-expire. And you need the visa. So, I will, or non-B visa, or non-immigrant na visa. I will show you. Pero hindi full, guys. Ayan. So, yan yung ating non-B visa na para... Parang ano siya, preparation, parang ano siya, first na gagawin mo para makakuha ka ng working visa. Next, you need your, of course, your red ribbon documents sealed sa ating DFA na embassy. Pero ngayon, guys, parang iba na yung setup daw nila. So, kasi kumuha yung friend ko, guys, ng ganitong documents. So, with your CAV, CAV, Certification, Authentication, and Verification, with your, of course, with this certification and your TOR, a certified copy lang siya, guys, yung TOR nyo, and with your diploma. So, ayan yung naka-include sa ating pared ribbon ni Mayor. You need this, guys. So, at least, may itong hawak nyo or at passport pag alis nyo ng Pilipinas. Okay na okay na, guys. So, next, guys. And, kukuha kayo ng krusa pa. Ay, mabasa nyo siya kasi naka-tie. This is krusa pa means crew teacher. So, parang teacher's council. Ayan, may name ako dito, Mr. Mark Jared Iduk Esteban. Naka-tie siya, guys. And, mayroon akong picture. You need the passport picture. So, krusa pa. You need this, guys. And, after that, syempre, yung mga documents nyo na sealed sa na red ribbon sa Pilipinas ay ipa-red ribbon nyo din ito sa dito sa embassy ng Embassy of the Republic of Philippines Bangkok, guys. Ayan, naka-sealed na naman siya, di ba? Yung red ribbon na una, ipa-red ribbon mo pa rin sa Bangkok. Ayan, bakit? It's because, guys, marami na kasing parang lahat-lahat na, guys, marami kasing nadadaya ng documents, guys. So, iba, hindi naman graduate, pero kumuha ng mga certificate o nagpagawa ng mga certificate ng mga TOR, pero hindi naman talaga sila graduate. So, ayun, kaya mas stricto sila ngayon about sa mga documents, guys. Kasi daw noon, yung mga way back 2000 pa daw, 2010, hindi pa daw ganito ka-strict. Next, we have your police clearance. So, sa police clearance, magukuha kayo nito doon sa Thailand, guys, only dito sa Philippines. So, yung police clearance, ayan. And then, makukuha mo siya after a week, guys. After a week pa. So, yes. And your, of course, you need this TOEIC exam or test of English for international communication, listening and reading test official institute score report. Ayan, valid for 2 years. May expiration ba din sa akin? Itong wala expiration. Valid for 2 years. At ito, sabi nila. So, naka-include dito yung
listening score mo dito sa gilid and reading score. So dapat Thailand kasi guys, dapat makakuha ka ng 600 up, pero sa amin guys kailangan 800. So yun, next you need the medical certificate guys, or doon na kayo sa Thailand magpa-medical certificate, magkuha. Wala kasi akong copy dito guys, naiwan ko siguro doon sa Bangkok. And then after that, ipaprocess nila yung working visa mo. Ito yung working visa nila from the labor office, Department of Employment. Ayan yung kalagay, nakatay siya. So blue book ang tawag nila dito, work permit. So ito yung name ko, and then as a valid siya for 1 year, and nagpa-ano ulit ako guys, nag-reapply ulit ako guys, is because na-expire na yung dito ko, and then nag-reapply ako, yan yung nilagay. So valid sa July siya guys, so July na siya. So ito yung work permit nila. And after that guys, pagtapos ng work permits, magpa-extend ng visa mo for at least 1 year. So hindi pwede ipakita kasi confidential yung laman nito. So yun guys, and I'm very transparent talaga guys na. So yun, recap tayo, your passport, your non-B dito sa loob. The red ribbon documents, merong CAV, POR, and diploma. Next, yung krusapa na sa Thailand. Next, meron tayong yung another sealed na red ribbon from Bangkok na guys. Sa DFA ba din yun? Sa Bangkok, iba din yun. Next, yung police clearance. Ayan. Next, your TOEIC and yung work permit and your passport, yung extended visa na, and then your medical certificate. So mga ano pa ba ako? Wala na. And then yung mga documents guys, yung mga legal documents na employed ka dito, kasi sa school na yan sila magpo-process. So ito lang yung ipe-prepare mo na ibigay mo sa school, or ikaw with your school, with the staffs ng school na pupunta doon sa labor office ng Thailand, ng Department of Employment, sa embassy, sa immigration. So yun yung mga process guys, and yun yung mga kailangan mong gagawin. So magkano nga ba gagastusin? So dito sa non-B visa, 3,000 i-exit ka sa Laos. So 3,000 yung bayad mo. So that is 3,000 baht ha. That is 5,000 pesos na nandun na yung mga accommodation, yung travel expenses, yung immigration na bayad na 1,000. So bali yung 2,000 na sa transportation mo na yun, food and hotel accommodation doon if i-exit ka sa Laos. Next, yung work permit naman guys, it will cost 3,000 baht din or 5,000 pesos. So nasa ilan na? 10,000 pesos na guys, di ba? Your TOEIC exam is 1,500 doon na, parang nasa 2,500 pesos. So ilan na guys? 12,500 na. Yung police clearance nasa 100 baht or nasa 150 pesos. So 12,650 na guys. And yung pa-red ribbon, I'm not sure if 900 baht. So nasa ilan na? 3,550 na guys. And 13,550 na guys. So yung krusa pa, free lang siya. So ano, all free. And yung ano pa ba? Yung medical nasa 30 baht at 300 baht or nasa 500 to 1,000. So nasa 14,550, and yung extend na visa pa na 1,900 equals 14,550 plus 1,900, ilan na? So mahinat ako sa math. So 14,550 plus 1,900, so nasa 14,550 plus 2,500, nasa 17,000 to 8,000 map ano siya. So nasa 18,000 yung lahat-lahat ng mga gastos mo. Pesos yun siya guys, na convert na. So yun, nasa 18,000. So yun yung mga gastos mo pag-process ng lahat-lahat doon sa Thailand. Ayun guys, I hope natulungan ko kayo, and I'm very transparent talaga sa inyo guys, no, di ba? So kasi love ko kayo. Kaya guys, if you have any question about Thailand job, just comment down below, and yes, see you to my next vlog. Bye-bye. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe my channel, and see you to my next vlog guys.